8:10 a.m. or on YouTube, channel RJ News. You can now listen to DZRJ 8:10 a.m. from all over the world through Radio Garden. Step 1, go to the App Store. Step 2, download Radio Garden. Step 3, wait for the app to plant seeds. Step 4, search for DZRJ 8:10 a.m. Remember, it's free on all mobile devices. Are you ready for the bistro, a rock and roll show? Wash your hands and go, 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 but don't you... This is what you've been waiting for. Prepare for the Bistro RJ opening. That's November 6th, Friday. Of course, we will keep you safe and implement safety protocols needed by distance seating, distance dancing, temperature check, contact tracing, and don't forget to wear your face mask and your face shield. Book via facebook.com/rjbistro or call, listen to this, 0906-221-1524 for reservations. First come, first serve. Bistro RJ seating capacity is 250, but we can only accommodate 30%, so 75 people every week. Those who cannot be accommodated this Friday will have wait list priority for the following Friday. To beat the curfew hour, the band will start early at 7:30 p.m. and end at 9 p.m. The holidays are coming, so book now. We will give one free guitar every week for the best looking face mask. And the best mask for tonight, the winner is Angelique! Yeah! Hanggang sa nakita po yung school, may bumulot ng baril. Yung may kulang na pagbubulot ng baril. At pinalo sa akin, hindi malo. Sa ulo, ano, sa ulo ako tinamaan. Ano po kaya ang pakiramdam ng mga mismong biktima na susumbo sa amin? Malas ang talaga ng nalibiktima. At nagpakita na ang kulit na mukhang kapre. Bonbulbo, nagpagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Bulbo, siyang bahalang bumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Bonbulbo, nagpagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Kung okay po po siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutupi. Sinimulan ni Ate Aline at ni Kuya Moon. Programa na binuo nilang dalawa noon. Mga krimen at anomalya ay lahat paun. Walang imbis lahat na so we never acted like a goon. To ang unang sumbungan na bayan di mo nakakilangan. Kung mag-alilangan handang handakan tulungan. Hanggat ikay nasa tama at wala sa kamalian. Siya ang nagsiting kamay na pwedeng pwede hawakan. Na wala na sandali at muling nagbabalik. Isinama ang anak sa pwersa na parang nitig. Pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Bonbulbo ang pangalan, siya ang bago nating kakambing. Bonbulbo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Bulbo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Bonbulbo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Bulbo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Ayan, magandang magandang hapon, magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay Biyernes at syempre alas 3 na po ng hapon, 3 o'clock habit dito po sa Radyo Bandido. Ibig sabihin po, isumbong mo kay Tulfo na po. Ayan, inaanyayahan ko po kayong samahan ulit kami ng isang oras para po sa paglilingkod sa ating mga kababayan. Mamaya po, siyempre may mga tampo ko tayo mga sumbong na nabigyan ho natin ng katugunan, ng aksyon. At siyempre, yan ho yung ating daily routine dito sa ating programa. Ako po si Aline Ferrer. At ako naman po si Bon Tulfo. Magandang hapon po sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Ayan, di ko makita ang kagwapuhan mo, partner. Okay, eto na. Yo! Ayun, surprise! Pulang-pula. Sabi ng pula, pag-ibig ba yan o galit? No! Pag-ibig talaga, ikaw nagsabi niyan. Parang in love ka.
In lababo. Pula, pula. Ibig sabihin galit. Ay, ganun pala yun. Ayan, thank God it's Friday, partner. Ang bilis ng araw. Akalae mong Biyernes na kaagad. Eh, kumusta naman ang ating weekend? Sana naman tayo ay mabuti. Hindi, medyo makulimlim na kayo. Pero kanina maaraw, partner. Ha? Medyo mukhang wala tayong... Yes, kaya nga ang dasal ko ngayong weekend sana, Saturday and Sunday, sana maging maaraw para makatuyo tayo ng mga sinampay ng mga labada. Yan. Tama. Kailangan natin yan. At saka siyempre makapamasyal din, no? Makapag lakad-lakad sa village man lang yung ating mga senior citizen. Yun. Pwede na, di ba? Ang alam ko, partner, pwede na lang. Nag-umpisa na sila magbukas ng mga ports. Actually, yes. Ito, sabi nga sa akin kanina nga pala, I'm saying hi to Mr. Ed Kua, si Sacho. Hi, Sir Ed! Sacho! Nakausap ko siya kanina. Sa Japan ba siya? Nasa Japan siya. Tinatanungan niya, gusto ko na daw pumunta kasi ang alam ko, pwede na magbukas na eh. Pwede nang ulit bumiyahe. Non-essential travel. Yes. Turista, tayo, pwede na. Kaya alam ko, pwede na. Paunti-unti. Pero kailangan pa rin, may mga strict protocols pa rin with regards to, pero yung mga visa daw natin, di makakala natin, mapapawalang visa na. Yung visa natin, hindi pala ganoon. Ino-honor pa rin. Na. Meron pa rin. Kaya maswerte yung mga nakakuha ng mga multiple entry dyan, pwede pa rin kayo. Basta, ikaw, ano visa mo? 5 years ako na multiple. Wow! Ako one time lang eh. One visit lang pero hindi ko pa nagamit ulit. Hindi ko pa nagamit yung aking visa. Ayan. Ay. Now, magkaroon ako ng work. Ay. Inuputol siya. Ay, nawawala. Nawawala ka, partner. Ipihit mo ng kaunti. Ay, tumata. Ang ating kuya mo ay nasa meeting po siya today. Gustong-gusto rin yung sumali sa atin sana. Kaya lang meron po siyang importanteng pagpupulong na makikakaugnayan po siyempre sa ating public service. Kaya po, wala po siya today. Anyway, siya ay nagsulat na ng kanyang column at yan ay mababasa po ninyo bukas sa Star. Manila Times. Manila Times, sorry. Manila Times, ayan. Biglang. Yun nga, partner, yung isa pang idadagdag ko, hopefully by next year, partner, meron na tayong... awa ng Diyos, pilot office, ika na. Sa Japan. Ayan. Yan, oo. Ano po ang isumbo mo kay Tulfo eh? Mag-expand. Next. Hindi lang locally ba? Hindi lang locally. Pati siyempre abroad. No? Para makatulong tayo sa mga kababayan natin kung nasaan man silang lugar. Kung mapagbibigyan na ng tadhana, bakit hindi, partner? Ako, napakagandang ano yan. Mas marami tayong matutulong ang mga Pilipino. Lalo na sa Japan. Oo. Basta pag nagbukas ang isumbo mo kay Tulfo Europe, doon ako ma-assign. Ha? Yun ang maganda. Sa Paris, France, Europe. Sa Europa. Anyway, kayo na partner, bago tayo magsimula, nakikinig ako dito sa ating kasamang si Banat Bay. Pinabanggit niya yung security guard. Nakakainggit ha. Sabi nga, sana all daw nga. Security guard dyan sa Bureau of Immigration. Yun. Ay, kayaman eh. Sabi nga, ay, kayaman. Ay, 40 million na isalin eh. Ay ba? Oo. Matindi, 40 million. Oh. At oo. Dineclare pa. Mayroon mong tigas ng loob, ano? Eh, 8 to 10,000 pala ang gwardiya. 8 to 10. Hmm. Oh. Yung sweldo niya, kung tutukusin mo, maliit na sweldo yun. Maliit yun. May below minimum yun. Below minimum, tapos hanggang siguro 25,000 pag medyo 24 oras. Pero ang gagara, ang daming kondo, ang daming bahay, ang daming sasakyan. Grabe. Araim mo yun. Kaya sabi ko nga kanina, di ba nag-uusap din tayo ngayon na during our meeting. Excuse me. During our meeting.
Di ba sabi mo mag-usap na magkakaroon tayo ng manpower or tama to? Agency, parang ganoon. Yeah, kakaroon tayo ng collaboration. Yes. Collaboration. So. Mm. Sabi ko, teka, parang mas maganda yata mag-security ko. Mag-secure. Security agency. Biglang yaman tayo ron. Oo. Mag-instead na ano, pwede na tayo magtayo ng sarili nating istasyon. Biro mo, sa 40 million pesos, biro mo yung gwardiya na yun, nakakaingit. Ay, nako, ewan ko nga ba, partner, kung dapat bang kainggitan yung mga ganyang klaseng tao. Yun lang. Dapat nating kamuhian. Pagtaas na ng kilay. Oh. Wala alam mo namang may salungat, no? Salungat ang kanila mga ginagawa. Sabi nga ng ano, may mga nakapagsabi nga sa akin, lahat yan ay may hangganan. Yes. Lalo na yung sama-sama. Yes, ito na. Kaya yan, ngayon, iniimbestigahan tuloy sila, di ba? Dahil na-burger na, may nagsalita na, o di ngayon, eh, ito na yung sinasabi mo may hangganan. Ayun. Mukha napasarap si pare. Doon sa si pare si Q. Mukha napasarap doon sa natatanggap niya. Nakakalimutan niya siguro na eh, galing sa... In-enjoy, no? In-enjoy niya. No, matindi. Ayan, ako. Sana ho kayo rin po ay mag-e-enjoy o nag-e-enjoy sa panunood. At pakikinig po sa aming programa ngayong araw na ito. Mamaya po, Antabayanan, meron ho tayong reklamo dito o sumbong. Tungkol o back-to-back na OFW po ito. Isang ayan, kababayan ho natin sa Jeddah. Favorite natin tong Jeddah na ito. Parang pinakamarami nagpupunta dito sa Jeddah. O marami. Actually, marami yatang ano eh, natatanggap dyan dahil meron yata talagang malaking network ng trabaho kasi dyan. Ayun. Ayan, isang kababayan ho natin ang humihingi ho ng tulong na makauwi na dahil overstay na rin siya. Sobra-sobra na daw po ang kanyang pagtatrabaho o pagstay dyan ho sa Jeddah. Mamaya alamin ho natin ang kabuuan ng kanyang sumbong at ang aksyon po na ginawa ng ating programa. At i-update natin ha yung sumbong ho ni Engineer Florerio Abella. Ito po yung kinasuhan at nakakulong dyan ngayon sa may Alcobar, Saudi Arabia. Dahil kinasuhan siya doon, allegedly, o di umano ay siya daw ay isang peking engineer. Yan po ang aligasyon, yan ang bintang sa kanya. Kaya ho siya ho ay naharap sa kaso ngayon. Eh, kailangan ho ng tulong ay sa kanyang pamilya dahil may karamdaman, may malubhang karamdaman po si engineer. Kaya kung makasakali, tayo nga po ay nagsusumamo sa ating gobyerno, sa ating pamahalaan na siya ay tulungan na mapauwi na sa lalong madaling panahon. Ayun. Mamaya, mag-update po tayo dyan sa kaso na yan. At si Lola, ito, lagi rin tayo natechempo sa gantong sumbong partner. Isang kasambahay na may tagal na rin sa serbisyo daw itong si Lola. Eh, syempre, hindi na daw, tinanggal na daw siya ng kanyang amo after 17 years. 17 years in service. Ngayon, eh, suma ang loob niya dun sa kanyang amo. Dahil napagsalitaan daw siya ng hindi katanggap-tanggap sa kanyang kalooban. So nagtampo ang lola mo, kaya ayaw na niya. Eh ngayon, ang hinahabol niya, kaya sa tumulog sa atin, hinihingi naman niya yung kanyang, yung length of service ba? Yung separation pay, ika nga, na dapat eh makuha, na maibigay sa kanya, nung kanyang employer. Mamaya, alamin natin ang kabuuan ng kanyang sumbong at yung pakikipag-usap natin dun sa kanyang employer. Kung paano yes, ma-resolve itong hinaing ni Lola. Yan ang hindi ko ma-see. Eh, pati ba naman yung ikututusin yung kasambahay, very close na sa'yo yan eh. Pamilya na ang touring yan, tapos gaganitohin mo. Ano ba naman klaseng mga... Lalo na kung tumagal ng ganyan, 17, 17 ang years. Tagal no, no, alam na nila yung, nila yung mga sikreto nyo, mga baho ninyo. Di ba? Diyos ko Lord, ano na yan, kung tutusin, extended family ang tawag dyan. Diba? Ay nako. At saka isa pa nga, humihingi rin tulong sa atin na tinerminate daw ng kanyang employer.
sa ay 3 taon namang nanilibihan din dito sa kanyang amo. Pero sabi niya, dapat naman daw bayaran, makuha niya. Kung ayaw na sa kanya, okay lang. Hindi naman daw niya ipipilit yung kanyang sarili. Pero dapat naman daw ibigay yung para sa kanya. Yun. Yan naman ni Kuya Edwin. Alright, sige, partner. Ang lahat ng ito ibibigay natin sa kanila mamaya. Tapos may mga isingit-singit tayong mga panawagan mula doon sa mga sumbong na nakukuha natin sa ating email, sa ating Facebook, kasi minsan incomplete yung details, walang contact numbers. Yun nga. Interesting yung sumbong, kaya kailangan nating makausap itong ating mga kababayan. Kaya mamaya papanawagan ho natin. Samantala, bago tayo tuloy ang mag-break, partner, gusto ko lang may nag-text ngayon lang ito. Medyo gusto ko lang isalba, no? Kasi sabi niya, gusto na daw niyang mawala sa mundong ito. Oo, gusto na daw niyang tapusin yung kanyang buhay. Wala na daw mapupuntahan ang kanyang ipinaglalaban. Saya sana daw ay tulungan siya. May dalawa pa daw siyang anak, isang 7 years old at isang 8 month old na baby. O, hindi ka pa dapat mawala sa mundo dahil may mga anak ka pa pala. Oo, 8 months. May 8 month old baby, ba? 7 years. So, ate ha, mami, kung nakikinig ka ngayon sa amin o nanonood, wait lang. At mag-usap tayo, di ba? Usap tayo. Ano ba yung problema ang binabanggit mo dito? Yung iba nga, gustong ipapahabain ang mga buhay nila. Gawa nang meron silang mga malubhang sakit. Ikaw naman, na walang sakit. Gusto mo namang matigok. Ano ba naman yan? Sige. Usap tayo, ate, ha? Kung ano man yung problema mo. At pag ma-resolve ba natin, pagtutulungan natin yan, ha? Tama. After the show, mag-uusap tayo. Alright, partner! Mag-break lamang tayo sandali at sa pagbabalik natin, dire-diretso na tayo sa ating mga public service at sa ating mga announcement. Babalik po kami. Yes. Ang oras na po namin ay alas 3:15. Diyan lang kayo. Bon Bulbo, tagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong mo kay Bulbo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Bon Bulbo, tagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong mo kay Bulbo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Sinimulan ni Ate Aline at ni Kuya Mon. Programa na binuo nilang dalawa na buong. Mga krimen at anumalya ay lahat baong. Walang minis, lahat masok. We never acted like a goon. To ang unang sumbungan na bayan. Di mo nakahilangan kung mag-alitlangan. Handang-handa kang tulungan. Hanggat ikay nasa tama at wala sa kamalian. Siya ang nagsiting kamay na pwedeng-pwede hawakan. Na wala na sandali at muling nagbabalik. Isinama ang anak sa puwersa na parang nitig. Pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Bon Bulbo ang pangalan, siya ang bago natin kakambi. Bon Bulbo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Bulbo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Bon Bulbo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Bulbo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. What's that? This is us at home. We played all day and swam with the shark. But the best part is this. So much to do. So much more to life. SMDC. Much more to life. SMDC.
What's that? This is us at home. We played all day and swam with the shark. But the best part is this. So much to do. So much more to life. SMDC. Baby, I'm home. Happiest ako kapag listo at ganado siyang kumain. Happy and healthy siya sa NutriChunks. Recommended by my vet. NutriChunks is the only one with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and fortified pa with essential nutrients that help keep him strong, healthy, and happy. Listo ganado sa NutriChunks. What's that? This is us at home. We played all day and swam with the shark. But the best part is this. So much to do. So much more to life. SMDC. Alright, ito na, nagbabalik na tayo dito sa ating palatong tunang isang bumukay, Tulfo. Partner, kahabang naka-break tayo, may mga nagtatext sa atin, yung kaninang babae na sabi niya ay raro niyang mabuhay. Ito si Ate Marites, sabi niya, gawin mong inspirasyon ang baby mo. Kailangan mo mabuhay para sa anak mo. Laban lang ate, lahat ng problema ay may solusyon. Correct. Tama yan. At isipin mo na lang na ikaw, wala kang sakit. Ang dami kong kilala dyan. Gusto nilang mapahaba ang buhay nila. Hindi nila alam kung kailan sila kukunin ng kanilang malubhang sakit. Samantalang ikaw, napakalakas mo. Dapat inuulit ko yan dahil meron kasi ako mga close na mga kaibigan at yun ang hiling nila. Kumaba pa ang buhay nila. Oh, sino bang hindi, di ba? Si Jordan Red din, sabi niya, may Tulfo. May Tulfo na tutulong sa'yo, ate. Wait lang. Wait lang. Sana makatulong kami. Sa totoo lang, ano? Sana makatulong kami. Ayan, sige, ate ha. Sige, tama-tama, wait lang. Magpuprograma lang kami sandali. Patas na maya, usap tayo. Sige, partner, yung iyong reminders. Well, magandang hapon po Pilipinas dahil ito ay isang safety reminders tungkol sa pagtatanim ng puno. Alam niyo ba na masama at ipinagbabawal ang pagtatanim ng puno o ng mga halamang matatasang tubo malapit sa linya ng kuryente? Ito ay nakakapinsala sa mga nasa paligid nito at maaari din ito maapektuhan ang daloy ng kuryente patungo sa mga kabahayan. Ang mauhuling lumalabag dito ay may karampatang parusa tulad ng pagkakakulong ng hanggang 12 taon at multa na di bababa sa 50,000 pesos. Makakipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar at saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Thank you, NGCP. Thank you so much. Okay, partner, dito na tayo sa unang sumpong natin. Jeddah, Saudi Arabia. Punta muna tayo dyan. Tumulog sa atin si Maria Teresa Amorin ng Las Piñas City para ihingi ng tulong itong kanyang kapatid na si Josephine. 36 years old. Siya ngayon ay isang Jeddah, Saudi Arabia. Umalis daw ito, partner, dito sa atin noong April 2017. Pero nagkaroon na daw ng problema nitong October 4 ay nag-run away. Pag sinabi mong nag-run away, lumayas, tumakas. Yeah. Di ba ganun? Tama, bakit? Lumayas, tumakas, nag-alsa balutan. Oh, kasi tatakas ka o lalayas ka pag may nag-hold sa'yo, may pumipigil sa'yo, di ba? Tama. Sige nga. Alamin natin ang sumbong bakit kinailangan tumakas o mag-run away ni Josephine. Sige, pakinggan natin ang sumbong ng kanyang kapatid na si Teresa. Hindi po sana ko ng tulong para sa ate ko po na makauwi po dito sa Pilipinas po. Kasi may sakit po siya, nagbe-bleeding po. Ano po, hindi po kasi siya pinayagan sa amo niya po na uuwi.
Kaya tumakas po siya. Tapos may pulis po na tumulong po sa kanya na ano po, na makapunta po sa embahada ng Jeddah po. Tapos nandun nga po siya. Tapos yung mga gamit niya po, tsaka yung mga papeles, nandun po sa kanyang amo po. Hindi pa po nakuha. Tapos wala po siyang kapera-pera po doon. At kaya, ano kaya sakit ito? Sabi nagbe-bleeding. Dinudugo. Ako. Para partner, yung naalala ko tuloy yung, pwede ba naman kaso yun, yung nawala na lang bigla. Ah, yung it, missing, oo. Ah, yung missing, iba naman. Oo. Ito naman, nagsaal sa balutan, tapos meron siyang sakit naman. Ito may sakit siya. Ang kagandahan nito, may pulis na tumulong, di ba? At yung pulis, local police yun, di Arabo yun, dinala siya sa embassy natin, hindi siya dinala kung saan. Di ba? Kaya nga, ang inaano ko lang, nagko-curious lang ako, ano kaya ang sakit nitong si Josephine? Pwede naman siya magsabi siguro doon sa employer niya kung merong hindi magandang nararamdaman para maipagamot siya. Di ba? Sige nga, alamin natin, ano ba ang sakit ni Josephine? Sana po makauwi po siya dito sa Pilipinas po. Ano bang sabi anong sabi niya sa iyo nung last mo siyang makausap? Na gusto niya pong umuwi po. Gusto pa po niyang makita yung anak niya po. May mga anak po siya, apat po. Manawagan po sana ako, sir, na makauwi po yung kapatid ko po na may sakit po. Kasi hindi niya po kaya doon. Sumasakit po yung ulo niya po na mapagamot po siya dito sa Pilipinas po at makauwi po sa doon sa probinsya po. Yung mga gamot niya po, siya po yung nagagasto po doon sa hospital. 2 years and 6 months po siya doon. Tapos hindi po siya pinayagan sa amo niya po na makauwi po dito sa Pilipinas po. Kaya tumakas po siya. Yun, gusto na umuwi. Kasi 2 years lang partner ang kontrata eh. Okay. At 2 years nga, pwede bitawan ka na ng employer na payagan ka umuwi. Unless gusto mo magpa-renew. Tanungin ka naman eh. Kaya lang itong si Josephine ayaw na magpa-renew pero ayaw pa rin siyang payagang umuwi ng kanyang employer. Yun ang mahirap. Ang kadalasan kasi dyan, partner, ang dadahilan dyan, walang kapalit. Di ba? Kaya ayaw pumayag ng mga amo. Pag may kapalit, release kita. May mga ganyan sila. Eh, bisan eh, parang pananagutan pa ba ng OFW yung kapalit? Di ba problema na ng employer yun? Di mag sila maghanap ng kapalit. Di ba? Tama. At ito nga, nag-aalala na nga ho yung pamilya dito sa atin sa Pilipinas dahil baka daw kung ano na, hindi masabi eh, partner, kung ano yung sakit talaga nitong si Josephine. Basta palagi daw masakit lang ang ulo, tapos nagbe-bleeding. Bata pa naman ito, di ba 36 lang eh. Bata. Unless na-overwork or alam mo yung mga napupwersa, may mga ganun kasi. Tama. May mga masiselan din ang katawan. Pagka mabigat ang trabaho, talagang dutuguin ka. Manghihina ka. Kaya ang hiling natin na mapauwi tulad din ho nitong si Teresa para sa kanyang ate. Kaya ho tayo ay nakipag-ugnayan partner sa POEA para tulungan na napauwiin ito. Ang agency niya, actually tinatawagan natin yung agency, E-Recruit ang pangalan. No agency E-Recruit, yun ang pangalan ng agency. Tinatawagan natin partner pero hindi na nag-exist yung mga numbers na nakita natin, nakuha natin, kaya wala nang din natin makontakt. Kaya dumiretso na lang tayo dito sa POEA para hingi ng kanilang na mapauwi na itong si Josephine. At nakausap po natin, pinakausap po natin si Teresa doon sa Repatriation Division. Narito po yung kanila naging pag-uusap. Nasa imbahada po ng Jeddah po. Nag-runaway po siya, ma'am. Hindi po siya pinayagan po ng amo niya po na uwi po dito sa Pilipinas. Tapos may sakit po kasi siya, ma'am. Nag-bleeding po. Linggo po dito, noong October 4, tumakas po siya, ma'am. Tapos may tumulong po sa kanya na police po.
Tapos hinatid po siya doon sa imbahada po. Sa mga dyan, mag-email kayo sa amin ang address, email, yung full name, yung address, yung local agency niya, yung may nagpaan sa kanya. Opo, ma'am. Then next is yung picture of complaint niya. Yun ay kwento niya sa amin. Ay, i-email niya po, ma'am. Ay, i-email. Kaya kayo sa amin, opo. And then, among doon sa complaint niya, kwento niya lahat, ma'am, ma'am. Detailed po dapat tayo. Opo, ma'am. Yung mga details, pinapa-email partner ng kasi nga, di ba, skeletal force pa rin yung mga ilang ahensya ng gobyerno natin. So, hindi wala munang face-to-face o harapan. So, lahat ng details kailangan ipadala sa kanila through email. Ha? Partner, ano ba sa mga skeletal force? Minsan, hindi na ako naniniwala. Katamaran na lang. Skeleton force. Kasi normal na lahat eh. Skeleton, ghost force, nawawala. Ghost. Nawawala yung mga dapat na magtrabaho eh. Wala sa naka-work from home kasi sila partner daw. Daw, naka-work from home. Yun. Daw. Ayan. Di umano. Di umano. Ayan, di ba? Si Ate Tessy, si Teresa ay ipapadala lahat. Tinulungan actually ni Viola at kanina to na maipadala yung kabuuan ng email na hinihingi ng POEA para matulungan mapauwi si Josephine. So, harinawa na sa pamamagitan ng POEA ay mapauwi na itong si Josephine. Nagkaantay lang naman ito doon sa embassy natin. Waiting. Ayan. May flight naman na eh, di ba? Yes. Good news, ha? Good news. Yes. Alright, samantala, ito, mag-update tayo or follow-up lang natin kasi medyo na talagang ako rin eh nababother na dito sa kaso ni Engineer Florerio Abella na nandyan sa Alcobar, Saudi Arabia. Kung maalala niyo mga kaibigan o partner, yung kanyang wife na si Mrs. Leonida Abella ay dumulatin na nag-iiyak dahil yung kanyang mister nga daw ay nakakulong. Mm-hmm. Kung bakit, eh, yung pala ay kinasuhan nung kanyang, nung sinasabi nilang Saudi Council of Engineers. Sa kanila pala partner dyan sa Saudi, every 3 years, ina-update o i-check nila yung mga empleyado nila, lalo na yung mga engineers na ganito. So, nakikipag-communicate sila dito sa Pilipinas para i-double check kung tunay o lehitimong engineers yung mga empleyado doon na Pilipino. Okay. At isa nga itong mechanical engineer, ha? May itong si Engineer Florerio Abella. Kaya lang nagkataon partner, yung sumagot daw sa Rizal Technological University, RTU, eh hindi yata kilala si Engineer Abella. Siyempre naman, matagal lang graduate eh. Eh, ilang taon na si Engineer? 58 na. Oh. Tagal na. Siyempre, yung mga tao doon, yung mga tao doon sa registrar o doon sa record section siguro, siyempre, hindi kilala. Diba? Sa PRC card, may PRC naman. Oo. Unless sikat, unless artista itong si Engineer para makilala ng mga taga-RTU. Kaya alam kung ikaw na mag-verify sa'yo, bago ka sumagot, diba i-check muna yon. Correct. Siguro naman meron silang master list o record. Tama, meron. Computerized yan. Pindutin mo lang yung apelido. Lalabas, diba? Hindi na kailangan ng... Yes, kaya lang yata ang di ko ano, sabi ni Mrs. Abella, yung sumagot dun sa tawag ng Saudi, sinabi yata na dininay o hindi daw kilala itong Engineer Abella na ito. Parang dininay nila. Na yung mensahe niyo na inakuha ng Saudi Council of Engineers. Kaya naman agad na dinala sa police station itong si Engineer at kinasuhan nga daw ng alleged fake degree. Peking engineer daw. Wow. Pero ito nga, tinulungan na lang tagtulong-tulong yung pamilya. Pinadala lahat ng mga dokumento partner eh. Yung PRC niya, license, diploma, credentials, lahat. Kompleto.
pero parang hindi na yata tinanggap o hindi na in-honor ng Saudi Council of Engineers. Sarado ba? Kumbaga bingi-bingihan na, nagbulag-bulagan na sila roon. Basta pinalabas na lang na fake. Basa. Baka hindi marunong magbasa ng English. Oo. Yan, kaya kinulong ho nila, kinasuhan ho nila itong si engineer. Eh ang worry ngayon ng pamilya partner, may sakit pala sa puso ito kasi na-bypass to sa Saudi. Eh 9 years nang pabalik-balik ng Saudi to eh. Bilang engineer, 9 years na. Ngayon lang daw first time na nangyari ito na magkaroon ng aberya. At ayun, kaya nga po humiling ng tulong sa atin yung pamilya na mapauwi na lang. Kasi ang akala, ang buong akala kasi partner nung una, ang sabi, ang sanction o parusa ay deportation lang. Sige, kung deportation, papauwiin lang naman yan. Pero we found out na hindi pala kasi may kulong pa. May 1 year pa daw imprisonment ito. Bakit? Criminal life. Hindi. Talagang ganun daw ang parusa pagka mga fake documents ang kaso. Hindi pa nga napapatay. Hindi naman fake eh. Buti kung... Yun nga sinasabi natin, partner, hindi nabigyan ng fair trial si engineer kasi hindi siya nabigyan ng abogado. Hindi nag-provide yung kanyang employer ng abogado niya. Ganun din yung embassy natin. Wala talagang tumulong sa kanya kaya naipit na itong si engineer doon. Kaya ginawa natin, marami tayong mga ahensyang tinawagan partner para ilapit itong kasong ito. Pero sa ngayon, i-update ho tayo. Kasi all the way from Philippine Embassy to Saudi, tumawag pa tayo para ilapit talaga ito. Pero i-update ho tayo ni Mrs. kung ano na ang status ngayon ni Engineer Abelia doon sa Saudi. Narito po, pakinggan ho natin. Magandang araw po muli, Sir Ramon Tulpo and Ma'am Alin Pereira. Muli po ako lumalapit sa isumbong mo kay Tulpo na nawa po ay mapauwi niyo na po ang aking asawang si Florelio Di Abelia na nakakulong pa po noong September 7 hanggang ngayon. Alam ko naman po na lahat na po ng paraan ay ginagawa niyo para may makausap tayo sa ahensya ng gobyerno hanggang sa Saudi. Tulad ng nangyari last 2 weeks na ipinangako ng Philippine Embassy sa Saudi na within last week and this week ay mapapauwi po si Florelio Di Abelia. Pero kagabi po ay tumawag po siya na sinasabi niya na siya po ay nasa Damam General Protectorate of Prison at nangangailangan po siya ng representative ng ISRACO agency na kanyang employer na padalan siya ng representative. Yun. Yung ISRACO partner, yun yung employer niya. Na parang walang ginagawa para sa kanya. Na dapat sila yung magtatanggol dito, mag-provide sila ng abogado para sa kanya. Wala daw. Ako? Lalo madidiin itong si engineer. Kung walang magtatanggol sa kanya, hindi papakita yung kanya mga tatanggulin. Wala ba tayo mga ano daw, mga abogado na Pilipino doon? Tumawag tayo sa Philippine Embassy partner. Ang sabi sa atin sa Philippine Embassy, wala pang appointment yung abogado doon sa Saudi. Wala pa daw yatang pirma ang ating DFA, yun ang sabi sa atin. Kaya wala pa kung tutuusin mo talaga. Pero nakipag-ugnayan na tayo sa iba't ibang ahensya, sa OFW Family Club para ilapit ito. Gayun din kay Jose Claro Arellano ng Department of Labor para tulungan para dun sa International Bureau Council itong si engineer. At yan nga yung ginagawa ng paraan. Pati OWA actually, binalabog na rin natin ang OWA tungkol dito para kumbaga full force na tulungan si engineer na sa ngayon nga nakakulong na pa nga pala dyan daw sa Damam. May health condition ito, partner. Bayan, Diyos ko. Kawawa, 9 years. Habit mo, akala pa, bagong bayani ng bayan itong mga OFW. Diba? Eh, nangyayari, parang ano eh, sila nagsasakripisyo. Parang iniwan sa ere. Ano yun? Kailangan niya ng tulong. Ngayon.
Sige po, narito pa po ang panawagan ho ni Mrs. Abelia. Subalit, hindi po siya pinapansin ng istrako at wala raw pong magagawa. Ngayon po, kailangan po niyan ng attorney talaga para magtanggol sa kanya doon sa mga pulis at para po mapa-uwi na siya ng bansang Pilipinas. Kaya po muli po akong humihingi ng tulong, Sir Montulfo, na nawa po ay makagawa na tayo ng agarang paraan. Pangulong Duterte, nananawagan na rin po ako sa inyo na sana po matulungan niyo po ang asawa ko na nakulong na wala kasalanan po sa Saudi Arabia po. Hirap na po ang kalooban ko at nag-aalala po ako sa kanyang kondisyon dahil po siya may medical condition po siya. Dalawang beses na rin po siyang na-hospital doon sa Saudi Arabia kahit nakakulong siya. Inaalala ko po sa sobrang stress dahil sa magdadalawang buwan na siyang nakakulong, baka muli po siya maatake. Kaya parang awa niyo na po. Mahal na Pangulo, sana po matulungan nyo kami na mapauwi na po si Florelio de Abella. Salamat po. Yan. Si Mrs., siyempre partner, hindi mapakali. Kung wala daw sanang sakit kakayanin Yan ang problema kasi may sakit, may medical condition. Yun ang hindi medyo hindi maganda doon. Yes. So, in-work out pa rin natin yan, partner. At patuloy tayo nakikipag-usap directly sa embassy at saka sa OFW Family Club, yung mga tao nila doon sa Saudi para i-monitor yung kalagayan doon ni engineer at saka kung may makuhang abogado na pwede mag-represent sa kanya, harinawa meron nga. Sabi ko nga sana maihabol ng embassy natin. Diba? At sabi nga hindi na nga daw makikipagtalo pa si engineer, hindi na. Pauwi na lang siya, yun ang gusto nilang mangyari ngayon. At pagbabalik dito sa Maynila, dito na lang tayo a-action kung ano yung nararapat para mabigyan naman ng hustisya itong ating kababayang engineer. Alright, sige, i-update pa rin ho natin yung kaso na yan. For the meantime, partner, marami-rami na nagte-text dito dyan sa'yo. Marami na bang mga text messages? Ito, magandang hapon kay Maria Delay Luyao. Ayan. Sana makauwi na yung ating kababayan. O, siyempre si Jordan Red. Ayan, lagi na nakikinig sa atin. Nanonood. Miss na miss niya si Kuya Mon. Yeah. Si, Eloy Palmes. Ayan, magandang hapon sa iyo. Sino ko ito? Si Angelina Rosario. Ayan. Ayun. Good afternoon then. Ng hapon po. At ito may nagtatanong din paano ba daw siya makakahingi ng tulong sa atin. Dito sa paano daw siya makakapunta dito sa ating opisina. Pag weekend po, Sabado at Linggo, sarado po kami. Break time. O mga rest day din natin, partner, di ba? Monday na po. Monday to Fridays lang po kami. 9 to 5. So partner, pwede na yan. Basahin niya yung mga hotlines na nandyan ngayon sa mga screen nila kung narunod sila. Ayan, nandyan isang number ni, of course, si Miss Aline, Desa, and of course, si Angel Viola. Yes. So anytime pwede tawagan niya. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 5 ng hapon. Idagdag ko na rin yung aking... Yung sa'yo. Ibendag ko na rin yung aking numero, 0968-228-2773. Yan po ang aking smart hotline number para sa isumbong mo kay Tulfo. At meron pala akong email. Account, email account. Yes, isumbong mo kay Tulfo 2020@gmail.com. Ayan. Pwede rin kayong magtanong dyan. Send na ka kasi. Mga sumbong nila, no? Yung mga sumbong nila, partner, pwede dyan. Kasi kahit kahit weekend, pwede kayo mag-email. Sa messenger naman, ayan, sa messenger naman, pwede akong i-add Bon Tulfo official account. Office account, I'm sorry. Yan ang office account ko, not my personal account. Pero pareho lang din yon. Ang profile picture po nun ay kami ni Miss Ali, back to back. Ayun kayo, yun, may maganda kang kasama babae doon. Ano? Ayun, napaganda siguro nung araw. Nung short araw. Hair. Yeah. Oo, ito sabi niya Miriam Cruz Rosete, please help me po, sabi niya.
kayo. Oh, yun. Basta yun, mag-text ka po dun sa mga numbers na nabanggit ko namin. At yes. We'll see kung ano po yung problema mo. Si Bless Sales, ayan, magandang hapon din sa iyo, Bless. Oh, ayan, Sales. Si Bless. Ayan, nasa ibang bansa, nakakausap ko rin yan, partner. Ah, abroad ba 'to si Bless? Yes, abroad siya. Oh, yes. Si Kevin Berma, sarado po kami pag Saturday, Sunday. Sa Monday na po, kung di kayo abot ngayon, sa Monday na po tayo magkita, kids. Punta kayo yes. Sa office po namin. Tama. Partner, may dagdag ko na lang din yung mga ating mga konting announcements. Alright. Bale, sure. Ayan. Bale, next week, abangan ninyo yung ano, yung video ng mga awardees ng Aba! Ramon Tulfo doon sa Maritan Foundation. Ready na! Ready na! Saka yung kanilang mga ano, bale... Yung sa ay negosyo na pinangungunahan ng Ramon Tulfugot sa Martin Foundation at ni iFranchise. Correct. Ayan. So the next month, siguro mga mid-November, pipili ulit. Yes, pipili ulit tayo ng apat na maswerteng mabibigyan ng ano, ng recordis, ng negosyo. Ayan. Dumadami ang ating mga negosyante, ha? Ayan, oo. Dapat pala din sa part na puntahan natin yung tindahan nila, bili tayo. Bibili ba tayo o hihingi? Bibili, no? Kailangan natin bumili. Manlungi sila. Alam ko, nilibre yan. Ano, nilibre mo ako? Nilibre mo na lang gusto ako. Gusto ko, after siguro mga 1 month. Oh, pwede kita ilibre. Just bubulong ako na lang sila. Pare, bill mo na lang ako, Joy. Ito muna, galista mo muna. Lugi. Lugi, negosyo dahil pala sa atin na lang. Diyan, ayan. Ayan. Sige, excited ako dyan next week, partner, doon sa launching. Ayan. Tsaka, partner, ito, nga pala, partner, ito pala, dagdag ko na rin pala. Yung mga ano, ha, meron tayong special episodes sa mga malalaking scammer. Ayan. Sa totoo lang, ayaw ko man na gawin ito, pero kailangan na natin gawin ito, eh. Eh, hindi nga tayo kumukuha. Marami sila eh. Actually, hindi tayo kumukuha ng kaso na to. Yung mga utang-utang, mga scams. Hindi tayo kumukuha dito, pero napapansin ko, parang rampant na sila. Siguro, sabi ko, hindi naman masyadong inaano yan eh. Hindi naman iniere, walang pumapansin. Well, ito, papansinin na namin. At medyo, ano to? Actually, ano na to, partner eh? Network na ng scammers. Isipin mo, nakakakuha na sila ng mga notice to proceed, procurement papers sa gobyerno, ganun sila kagaling. At documented natin, talaga. Documented. Kaya ikaw naman, gustong magnegosyo, gustong pumasok sa gobyerno, eh yan ay magsisilbing babala sa mga taong magagaling na magsasalta. May mga abogado pa, kunwari mga foreigner, na ganyan, supplier daw na Chinese. Maniwala kayo sa akin. Ultimo SEC ngayon, ha? SEC papers, napepeke na, mga kaibigan. Galing, masyado matatalino. At pagagaling na. Yung mga nag-ano na mga hengde mask, yan, yung mga edge gloves. Papangalanan ko kung sino yung mga scammer, yung mga numero uno scammer yan, pati sa bigas. Isa pa yun. Yung mga nananamantala, partner, gandong panahon ng pandemya, ang dami rin naglutangan ng mga manluloko. Grabe. Yes. Yung mga negosyo, nalang bibiktima sila. Yes. Lahat ng mga too good to be true. Nag-start yan online. Mga online-online. Online. Scammer. Kumpisa, scammer. Yung iba dyan, 10, sabihin natin mga 10 years na nag-i-scam. Yung iba dyan, ilalabas din namin yung mga may warrant of arrest. Ilalabas din natin yan. Magiging interesting itong linggo na ito. Humanda na kayo dahil sila. Wala na. Iko-cover na natin to. Meron naman na tayong gusing na sa itaas eh. Kaya pwede na. At yung mga biktima ho ng iba't ibang klaseng scam. Kaya inaayaan ko namin kayong magpunta. Para mabigyan natin sila. Ipapasin natin yung mga litrato nila at saka maglalabas tayo ng mga hawak. Kasi naman partner, sa totoo lang iba dito takot dahil meron mga ano daw sa CIDG. May mga connections. Mga connection. Sasabihin rin natin sa programa ko sino yung mga connection nila sa NBI na magsilutang talaga sila ng lahat.
Yes. Hindi na pwede talaga, partner. Gumagamit na sila ng lakas, hindi na talaga pwede. I-incriminate na natin sila. Sabi nga ni Mang Ramon, banatan mo, NBI, banatan mo sila kung meron. Yung mga nag-extortion dyan sa NBI, labas na natin yan lahat. Wala na tayong choice eh. Kailangan. Ang dami na nila eh. Sobra-sobra na sa opisina, partner. Sige. Abangan nyo yan next week, ha? Every day po, next maglalabas week, tayo ng mga kaso ko ng scam. Alright, see you. Marami. Isa sumbong ni tatay ni Mang Edwin Manad. Siya ay isang mekaniko partner. At nagulat na lamang daw siya after 3 years. Bigla na lang daw siyang tinanggal ng kanyang amo. Nag-lockdown lang daw tapos hindi na siya pinabalik sa trabaho. Yun ang sabi. Sige nga, pakinggan natin ang sumbong ni Mang Edwin. Yun nga, ma'am, na hindi na ako nila pinapasok pa ng ilang buwan. Ano bang trabaho mo dito sa Rover? Maintenance mechanic, ma'am. Ano ba sa kanila nagtatrabaho? Itong October, ma'am, mag-3 years sa Rover. Yun nga, gawa nga ng pandemic ng March 15, doon na natigil. Kung hindi ako react na ganito, na ano, kung ano bang kwan ninyo na bakit ayaw nyo akong papasokin, tigyan nila ako ng dahilan, kaya... Pumunta ako kagad doon sa opisina. Sabi, tanggal daw ako. Kung ano mang natanggalin nila ako, di walang problema sa akin. Kung gano'n man, di bayaran lang niya ako kung ilang taon ako na buwan. Nang Rover, Range Rover? Ba? Mausaya. Maghirap, maghirap gawin ng ano eh, ng mga European brand. Parang ikaw to, magaling mga likot. Mga likod. Iba naman yung mga... Tama, nang sasakyan. Oo. Magaling to siya. Si Maano, magkakasundo kayo nito. Nakapula pa man din to. Galit na galit. Ay, hindi malaman ni Tatang. Bakit? Ano ba daw yun? Nagpandemya lang? Tuloy naman daw ang trabaho. Bakit daw siya ay tinanggal na lang daw basta? Ala naman daw siyang kasalanan. Sabi niya. Sige, tama naman sinabi niya, partner. Kung ayaw na daw sa kanya, di naman daw niya ipipilit yung kanyang sarili. Diba? Pagka ayaw mo na sa, ayaw na sa'yo ng isang tao, ipagduduldula mo ba yung sarili mo? Siyempre, hindi na, diba? Hindi na. Ikaw ba? Madami dyan. Kaya ang hiling ho ni Mang Edwin, di ibigay na lang ho yung ano kabayaran ng aking serbisyo, sabi niya. Kaya ho tayo po yung nakipag-usap dito ho sa pamunuan ng Rover. Ba? At narito po ang bahagi na pipag-usap ho natin. Nagkasundo na kami ni Mang Edwin na babayaran na lang ng separation pay. Pwede naman ninyo i-confirm sa kanya na iniintay ko na lang yung final computation ng kanyang ano. Possibly kaya, Mr. Roberto, kailan yung issuance nung computation ninyo? ASAP naman eh. So, baka within this week maayos na. Roberto Castillo yan, warehouse manager. Now, very willing naman daw ibigay yung separation pay, partner. Okay. Ayusin lang daw yung computation. Ayusin ang computation. Ayan. Ayusin ang computation. Kaya naman, pagkatapos mag-compute, pindot-pindot sa calculator. ano yan eh? Salary times years of service. Half month salary. Kalahating buwang sweldo, itatimes mo sa years of service. Ganito, yan ang sinasabi. Actually, nandiyan yan sa Article 283. Yan. Basahin niyo yan, mga kababay. Sa Article 283 yan. Yan, mga separation pays, mga ganun. Nandun yan, nakasaad. Para malaman ninyo ang karapatan ninyo. Ang Google, hindi ang cellphone, hindi lang para sa ano yan, pagchichismisan, pag-i-stop. Kung ang Google, pwede rin yun, hindi lang yung mga pagti-TikTok at kung ano-ano pa, yan ay nagagamit din para sa ating kaalaman. Hindi man tayo abogado, pero dito malalaman natin ang ating mga karapatan. Sige, partner, yun lang, na-share ko lang. Kung hindi man, wala kayong Google, wala kayong cellphone, nakasingganda ng cellphone ng partner ko, tumawag na lang ko kayo sa Dole. Yun.
Magkano kayo sa dole? Pero karamihan, partner. Diba? Maramihan na, marami ng telepono. Karamihan. Yes. Yan. Sige nga, alamin natin kung ano ang nangyari kung pagkatapos mag-compute-compute ng rover. Narito po. Rover? Yun. Opo, ma'am. Na ano ko na eh. Oo, magkano pong nakuha ninyo? Nasa 21, saka yung 2,000 at bonus. Yung magkarang araw lang. Anong reaction mo na nakuha mo na itong separation pay mo dito sa rover? Salamat lang, ano, ganong kwan. Hindi na katulad nung kwan na pinaano pa nila ng kwan. Na pinatagal-tagal pa nila, at least ngayon nakuha mo na. Opo. Saan mo ba gagamitin tong perang ito? Eh, tipid-tipid lang kung mayroong kwan na mapag-negosyo na kapaunti-unti. Mm-hmm. Eh, ano namin, negosyo. Ayun. Talaga, ininegosyo mo, tatay, ha? May narinig ako sa background na manok. May narinig akong manok dyan. Baka bumili ng manok, ibabayad yung manok. Baka mama, ipusta mo sa manok. Oh. 33. Ang ingay ng manok niya eh. Wala naman kayo pakilam sa gawin. Pinahirapan naman niya yan. Bala ka. 33,000 partner. Yung nakuha, ang yung separation niya actually is 31. Tapos din, ata, di ba rin 34? 31,000 plus 3,000 na 13 month pay. Yun na po ha. Di ba? Ang dali naman palang kung sabi ko mga taga-rover eh. Tama. Taga-rover. Magaling mag-compute. Kaya naman masaya-masaya. Magaling. At masayang-masaya si tatay. Narito po ang kanyang nag-uumapaw na pasasalamat. Ayun. Laki namang tiwala ko sa inyo, ma'am, na ano, kaya hindi talaga ako na kuan, kaya na-surprise rin ako na sige, pumunta ka dito, kaya nagpasalamat din ako dyan sa inyo, ma'am. Maraming salamat po, ma'am. Yan. O, diba, masaya. Sana umabot hanggang Pasko yung pera ni tatay. Sana. Sabi niya, titipid-tipid rin daw niya eh. Hindi ba? Kaya bukas sa'yo mga accomplishments na yun. Pwede? Naririnig ko yung... Nagpapahimas yung manok niya. Huwag mo mapadagdag. Kano ba manok kayo? Nasa 1,000, 1,500, yung panabong? Mga 5,000! Lalo yung ano, kung maliit pa kung ano. Ay, yung maliit. Oh, ay, hindi, mahigit. 1,500. Yung mga maliit mo na, palalakihin mo pa. 1,500 yan, 2,000. Mga lemon, sweater. Nag-isang mo ngayon bigla. lemon, ay, sweater. Ayun, so thank you Range Rover or Rover. Itong kanyang pinapasukan, salamat sa kanyang amo na si Mr. Castillo. At syempre sa tiwala sa ating palatuntunan ni mga Edwin. Ayan. Thank you so much. Eh, yung isang yung ibang pangkaso natin, partner, sa Lunes na lang, utang na muna natin dahil overtime na tayo. Yes. Time's up na dahil susunod na programa ni Kuya Jimmy Morato. Maraming salamat sa inyong ginawang pagsubaybay. Happy weekend sa ating mga kababayan. At magpahinga ho tayo, mag-charge, maglaba. Habang may araw, no? I'm sure aaraw siya bukas. At syempre magkarinigan ho ulit tayo next week. Ako po si Aline Ferrer. O nga pala, bago ako magpaalam, sa happy birthday sa aking anak bukas na si Simon Elonzo Turpo. Uy! Yes. Pati po namin yan sa Lunes, ah. Yan, sa Lunes. Baka makapagdala ko ng mamunting ano naman lang dito para naman makakain tayo lahat. At belated kay Wendy, yung fan mo. Yung fan. Ano pala, si Happy Wendy. Oh, belated pala. Yesterday, kanyang birthday. Happy birthday, Wendy! At kay Ernest Tagle, happy birthday ang aking kaibigan. Si Ernest Tagle, belated happy birthday sa iyo. At sana ay malampasan mo ang iyong pagsubok sa iyong buhay. Kayang-kaya mo yan. Nandito ako para sa iyo, pare. Yeah. Alright. Ako po, Simon
Tulfo III, Simon, kung tawagin. Maraming salamat, Luzon, Visayas, Mindanao. Sabay-sabay natin sabihin, Pinoy! Mabuhay ka! Bye-bye! Tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong local Tulfo siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Tulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong local Tulfo siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Sinimulan ni Ate Aline at ni Kuya Moon. Programa na binuo nilang dalawa noon. Mga krimen at anumalya ay lahat baon. Walang witness lahat na so we never acted like a goon. To ang unang sumbungan na bayan, di mo nakakilangan. Kung mag-alilangan, handang-handa kang tulungan. Hanggat ikay nasa tama at wala sa kamalian. Siya ang nagsiting kamay na pwedeng-pwede hawakan. Na wala na sandali at muli nagbabalik. Isinama ang anak sa pwersa na parang hindi. Pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Bold Tulfo ang pangalan, siya ang bago nating kakampi. Bold Tulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Hey, Tulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. The views and comments